Oh. With, of course, the Purify mechanic na meron yon. So I think this is a better lineup right now for Signal Ultra laban dito sa Aura. Ang kailangan natin pagmasdan Butters, again, once again, ay yung rotations talaga dito. Kasi iba yung rotation na pinakita ng Aura at game number one. Here we go! Can Signal end the drought? I agree. Kasi kung isipin mo, Manjin, kanina, nung draft ng Signal Ultra ng game number one, wala silang pang force engage. Yeah. Ngayon, meron silang Rhea na nakapakito. Meron silang Cho. Uh-oh. Meron silang Kagura. Ang dami nilang pang pwersa ng engagement. Yeah, ang dami nilang pwedeng maging initiators dito sa ating laban. Keke Dot, also known as one of the great Cho players na nakita na rin natin time and time again. So, let's see, ha, because it's going to be Killuash versus Rhea sa baba. Pero nanggugulo ngayon this time ang Aura. Look at that! Tignan mo! Pinipilit nilang nakawin yung Ursa Bear. Ganun na ganun din. Napakadali yung abutin yung area na yon for a certain team. May mga plays pa tayo nakikita na yung tank at yung support, sila yung pupunta doon, yeah, para i-secure yung Ursa Bear na yon. Keke Dot dito, nahuli si Greed. Greed? Falling low? And alam naman natin, yes, tama ka, Butters, eh. May scouting potential kasi. Kumbaga, because of the arrow na meron si Greed dito, well, at least this time, Aqua Boy is a par with the jungle dito ng Aura PH. Kay Lord Hades, level 4 against level 4. So, this time, maganda yung laban. I mean, kaka-level 4 pa lang dito ni Aqua Boy. Uh-huh. Pero kung iisipin mo, hindi totally nawala yung lead sa Signal, unlike nung game number 1. Kasi at least nakakuha sila ng farm dito at in a while, pwede silang sumabay sa laban. Oh, tsaka yung pacing nung game. Kung napapasin mo sila Killuash dito, ayaw na nila agad palapitin yung Signal doon sa may turtle area. Yeah. Napapailing na sila dito kung laban ba. There you go. That's Sonata coming in. Semi-umbrella open. Pasok dito si Iba DJ. Pero si Killuash ay papasok din. Alam na wala na first kill si Iba DJ dito. Pero okay lang. Dahil si Killuash ang unang mawawala. Sabi dito ng Signal. O tara na, call na rin tayo ng turtle. And for the first time, nakita ko dito na Signal ang nakakuha ng first blood at nag-set ng tempo. Mm-hmm. At napakagandang engagement na ginawa doon ng side ng Aura. Nakatama sila ng pana. That was the right play. Dive in mo. But the problem, Manjin, is yung counter initiation ng Signal, napakaganda. Apat na tao yun nandun. Nilaban nila and they got the punish. Sabi ng Signal, ito yung wala sa lineup natin kanina. Yung tinatawag na counter initiation. Oo. Ah, may Sean pala. May Sean. Oo. Oo. Natin. Counter initiation. Kaya ngayon, tuloy silang lumalaban. Laban lang sila dito. Anytime. Every time, I mean, na aamba si JP. Oh, the fakes! Ibang klaseng flicker in! Knock-up mula dito kay Keke Dot. Si Naiko, si JP. Iba yung complexion ng laro ng Signal Ultra kapag ka meron silang hard engage. Dito sila nagiging magaling. Yung Aura kanina, napapansin nila na puro teamfight yung hinahanap eh. Nagsasama-sama sila. But still, Manjin. Oo. Depende pa rin yung sa kalaban nyo kung lalaban sila eh. Yeah, laban lang. Laban Butters, lang. Sabi ng Signal Ultra dito, si Keke Dot umikips. Pumik. Nakita mo yun, pumampik eh. Bira ka lang makakita ng pumpik sa ML. Alam mo, kapag yung mga pumpik, nakakita na tayo ng mga TikTok. Oo. Sa show. Pero, kung nakikita niyo yung ginawa ni Keke Dot, I agree, Manjin. Pumpik eh. Fake. Kumbaga, ginanon. Oo. Napatalon na yung Aura. Gumanon na yung Aura. Oop. Oop. At tapos biglang sumaide step, tapos tinira. Yun. End one. End one. Kasi kung iisipin mo, kahit yung cameraman natin, hindi in-expect yung flicker in. Kasi, kumbaga sobrang bilis na mechanics mo dapat nun eh. And sobrang kabisado mo yung distance. Nung knock-up mo, may mga players na gano'n, di ba? Sinasabay nila yung knock-up doon sa flicker para doon yung man-knock-up. And nagawa niya yung kay JP, which is si JP level 3. So, ibig sabihin dito, yung pick-off sana na gusto gawin ng Aura, hindi na nila magagawa kasi agad. Kasi lugi na sa levels and anytime magkaka-item yung Signal. Actually, yung pinaka-perfect timing dun, Manjin, isipin mo kung nagkaroon ng unstoppable force midway doon si JP. Mm-hmm. Yung Way of the Dragon, automatically, makakounter mo siya kapag nasipa ka na niya. Oo nga, kaso wala. So ngayon, with that play na ginawa dito ng Signal Ultra, they will set the tempo up. Sabi ngayon dito ni
Kaibigan JP, try natin gumawa din ng play natin. Kaya Kidat once again, pumasok. Double knock up. The arrow ay hindi tatama dito kay Kaikidat. Kaikidat! Pinaguluhan dito ng side ng Aura PH. Pero sabi naman ni Ima DG dito, pwede naman tayo bumawi. Dead Zonata coming in. Pero nag-miss yung dalawang bullets dito. Easy pick-off para dito sa Aura. Ang tanong, makabawi kaya sila dito ba? Manjin, ito yung nagiging problema ng Signal Ultra. Sa lahat ng mga teams na nakalaban nila, nahuli nila dito si Kagura. And that was a good play. Yeah. Dalawang libre kaagad sa Aura dito. So para sabi nila dito, hindi naman porket for make kayo na makakuha ng tempo. Biglang with a snap, nakuha kagad ng tempo ang Aura dito. Naku, gawin mo na atang tatlo. Sabi ng Aura, kami din, kaya din namin for make. Fake ambush dito para sa side ng Aura. Hindi in-expect ni Keke Dot na nandun sa bush. Ito yung sinasabi natin kanina, Manjin. Yung lamang ng Signal Ultra, tama yung ginagawa nila into the early game. Pero kapag ka nag-mid game na, para nawawala yung control. Oo nga eh, no? Let's see. Dahil si JP dito mapapatumba. Napag lang Sam, of course, para kay Aqua Boy dito to get in all of the damage. Habang si Rhea ay umaamba dito sa bandang gilid. Still, maganda pa rin yung farm ni Janus. Para dito, si Janus pala dito yung examine force. Maganda yung farm niya dito para at least ma-wear down dito yung pag-comeback sana ng Aura. Mm-hmm. Now, Clock of Destiny, nakuha dito ni Imba DJ, and right now, this is going to be a sort of advantage para sa side ng Signal. Mga bigla ang sipa talaga, no? Mula kay Keke Dot dito, makakuha si Janus ng kill. And Keke Dot, really, putting Signal Ultra ngayon sa mapa in this game. Keke Dot dito, getting the right potential sa kanyang hero. At ang sabi niya, Manjin, sige, ako na bahala maglatag sa inyo ng kills. Isusubo nyo na lang. Isusubo nyo na lang talaga, guys. Ini-spoon feed na eh, no? Nako, yan pa! Double initiation mula dito kay Ray at Keke Dot. Imba DJ nandito. Dead Zonata tama dito kay Kiluwash. Pero si Kiluwash makakapag-slip and slide. Pero hindi. 18 seconds down. Greed, tatamaan siya dito. Of course, ng Rhapsody. Habang dito, bumabeng, bang, bang na lang. Another knock-up mula dito kay Keke Dot. Tapos sakto, may kasama pang buff. Dito, of course, ang Signal Ultra. What a play mula dito sa Johnny Keke Dot, brothers. Keke Dot dito showing us a phenomenal performance. Ito yung potential niya kapag ka binigyan mo siya ng heroes na meron at kayang mag-initiate. Oo, may ganun pala siyang moves. Pwede naman pala yun eh. Pwede naman pala sumalaksak eh. Kumbaga, may ganun pala siyang hidden power forward. Oo, power forward eh. Ito na power forward. Hindi siya totally tank. Oy. Pero yung galawan niya, may gilas eh. May gilas talaga, Batters. Kung iisipin mo, alam mo naman, maraming mga malalupit na power forward. Nandyan si Team Duncan, si Sakuragi. Oo, power forward. Power forward. Ay, nahuli si power forward. Ayun lang, alam mo naman dito sa ML, hindi ka pwede talagang basta-basta pumasok sa bush. Natamaan si Aqua dito, si Greed. Naku, mulado ka agad tinamaan ng Rhapsody. Habang si Janus ay nandito, habang si Kiluwa siya ay napumabagit na, JP will also fall down. Magabal na ngayon ang signal. Zaman Force, crossover face, Allen Iverson para kay Janus dito. Mapapaback na lang ang Aura PH. And men, Keke Dot with the ultimate sacrifice. Nakita mo yung setup na ginawa ni Keke Dot? Ooh. The sacrificial play. Tatandaan mo, talagang natumba siya doon. Kumbaga yung bola lumabas out of bounds, sinabol niya, tapos tinapik niya pabalik. Tinapik niya pabalik doon sa tuhod nung Aura, sa kanila pa yung bola. Ay, sabi ni Janus doon, sige pre, sasalak ko sa kato hanggang game 3. Nagsaban force, hinabol doon, papunta sa tier 2 turret yung ano. Give me the ball, I will give you the ball, you take the shot. Ganun yung sinabi ni Coach. Hanggang game number 3. Hanggang game number 3. Game number 2 pa lang to, ha? Game number 2 pa lang to, sabi ni Keke Dot dito. Ayoko na guys, nagising na ako. Kumbaga hindi ako nakapagkape kanina eh. Pero ngayon, nahihirapan yung Aura PH, brothers. No, biruin mo, no? Ang gaganda ng setup ng Aura PH, yung mga side brushes. Kaso ang nangyayari, nililikuran sila. Tama kay, kasi binanggit mo kanina, ang daming counter initiation. Dito ng Signal Ultra. Imagine, hindi madali to para sa side ng Signal, ha? Kung papansinin mo yung aura dito, kung pagbabasihan natin yung picks nila, mga comfort pick yung iba nilang kinagamit dito. Oo, talagang ano, favorite kasi nila to lahat eh. Kaso tingin ko kasi ang dilema dito ng Aura, yung initiator nila, which is si JP, na shutdown pare. 4 dead si JP dito, so hindi ka ganun ka matatakot sa Joed. Usually kapag yung Joed kasi na fed, kahit mag-unstoppable force ng mga unstoppable force yan, matatakot ka talaga eh. So ngayon, ang ganda nung
kita dito ng Signal Ultra na kailangan natin i-block si JP para yung pana na lang yung iiwasan natin. Block by JP. Block by JP. Mm. Ito na naman yung camera, lumipat na naman kay Kekedat. Ay nako. Nako si Ako. Oy, grabe! Dinamaan dito ng Flame Shot. Pero si Ako Boy namumula na dito. Napakagandang summon force para kay Janice dito. Patay na kagad si Lord Hades. Sipa mula dito kay Kekedat. Pero ngayon, tumitipin na ngayon si nakaibigan JB. Benny QD papasok dito. Pero patayan Germs. Rhea, nandito sa likod. Kasali din ako. Rhea, kumouse over dito. Oh, nako, yun yung mga dash in. Pero Rhea with the backstep. Step back, James Harden. 7-10. Signal Ucha will take that 1-for-1 exchange. At mukhang sila ang magsiset up dito ng Lord. Back muna ang Aura. Manjin, sobrang daming sports na nandito. Ang dami na. Tatandaan mo, may basketball. May boxing. May boxing. May archery. Lahat na. Lahat na. Grabe yung blame shot ni Kuya Imba. Daming kayo. Kumbaga, sinasabi lang dito ng dalawang teams natin na papakitaan namin kayo ng mga sports moves kahit na nasa loob tayo ng laro. Tignan natin, Kekedat mula doon ngayon dito. The arrow will miss. Kekedat with the flicker. Yung Deadly Magic, hindi siya mapapatumba dito. Pero si Janus na namumula dito. Inatake ganun ni JP. JP, napakantang ejected dito mula kay para kay Rhea. Jump stance para kay Rhea dito. Pero meron siya mga back, in-out moves. Walang isa lang namatay sa signal dito. And Aura will still manage to defend the Lord attempt. Sana ng Signal Ultra. Now, clearly, napapansin natin, Manjin, na yung Aura, sila yung nasa, sila yung may upper hand doon sa chase down na yun. Oo. Pero hindi rin confident yung Aura dito na kaya nilang tapusin yon hanggang dulo at sila yung mananaig doon sa may habulan na yun. Oo. Alam ng Aura kasi na lugi sila pagdating sa pitasan eh. Kasi ang daming pwedeng option talaga ng signal eh. So, kailangan ng Aura talaga dito magtabi-tabi, hope for the best na makuha sila ng damage. Magulo yung positioning ng signal dahil mukhang nagsisetup sila dito sa Lord laban kaibigan Butters. Mm-hmm. Sila kay Lawash dito na sa area. Oh. Pero nahuli pa rin nila si JP. Huli pa rin si JP dito. Pulado si Green. Nawala si Green dito. Oh no! Delikado ata ngayon ang Aura PH. Pero pulado din dito si Kekedo. At abang si Kiliwas sa sunod sa banan loob. Yataps, mga kaibigan. Ancho. Pero si Benny Cutie, pulado na din. Oh, nice ejector out para kay JP dito. That's 1-for-1. Para dito sa laban at walang nakakuha ng Lord, but Aura will get the mid tower. Meron na namang bagong sport na lumabas. Actually, laro siya eh. Laro talaga eh, no? Ano siya? Agawan base. Agawan yung Lord base, yung nasa gitna ko, sino makakuha ng base panalo? Kung, ang hirap eh, para silang nag-block 1-2-3 eh. Doon sa base na yun, kaibigan pa. Ayan. Madaming possibilities dito, kidding aside for the side of Signal. Mm-hmm. But then again, Aura dito, they're showing us na kaya pa nilang baliktarin to in a way na kukuha na sila ng pitas. Katulad ng ganito. Yeah, because of course, the unstoppable force. Pero that's Onatas coming in! Sabog ang mga mukha dito ng Aura PH! Aqua Boy! 3 bullets to the face! Wow! Shoot na shoot, Butters eh! Nakita mo ba yun? Yun ang kaya kong gawin. At si Cardo Aquaboy. Si Cardo Aquaboy Dalisay, lumabas na. Lumabas na talaga. And libreng Lord pa nakuha nila doon pa mismo sa pinakamasikip na parte ng jungle. And this instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 39,999. The baits, Butters, para dito kay Kekedat. Look at that. Ito yung kailangan gawin ng Aura para manalo eh. But then again, Manjin, ang daming punish, ang daming damage output, ang daming counter initiation. Yun nga eh, sa drop dito ng signal, and they got the perfect drop siguro dito. Because Aura, gusto nila yung mga tabi-tabi instant pick-off eh. Pero again, may Zaman Force ka, may Kagura damage ka, ang daming AOE para dito sa signal. Tingnan mo yung mga pag-iingian lang. Oh, naku, napreprek sa talaga dito yung Aura na maghiwa-hiwalay. Oh no. This is looking bad para sa Aura. Ito na ata ang inaanap ng Signal Ucha na panalo. Being popped. The Lord will now fall down. Pero naku, napalalim ata dito si Lord Hades. Hades. Hinapol ni Kekedat. Saan ka pupunta? Huli ka. Hades now 33 seconds down. Signal Ucha. Ang tagal nilang pinangarap tong panalo na to, pare. Makakuha na ba sila ng isa? Let's see, Kiluwash.
defending with the blow by blow 11-16. Magbaback muna ngayon ang Signal Ultra Battles. Mm-hmm. Ultra kalmado, kailangan din ultra disiplinado. Hindi pwedeng magpilit at this point on dahil lang kulang yung members dito ng side ng Aura. You have to remember na wala din si Janus para dun sa fight na yon. So mas mabuti na antayin mo maging lima kayo tsaka kayo sumugod. Yeah, hintayin mo muna, no? Alamin mo muna yung power capability nyo to really put in the damage. I think ang hirap din talaga yung lineup ng ano yung Aura, pero oh, Imba DJ with a solo kill gamit itong Kags, at ito yung na-miss nating form ni Imba DJ. Imba mentality. Mm-hmm. 2-on-1. Man, Imba DJ, ang daming nag-hype up sa kanya during the previous season, and right now, I think this is really the time na masasabi natin na Imba DJ is back. Oh my, ito na ba ang pagbabalik? Eh, get out once again with the kick! Oh, make a kill para dito kay Imba DJ. Tapos meron pang dead zone nata once again. Lord Hades now falling low. Flame shot, hindi natatama dito. Pero sabi dito ng Signal Tech, ah, walang minions. Pwede naman tayo mag-back. Killuash is now down. And ngayon, ito na ba ang push na hinahanap ng Signal Ultra? Okay, so anong nangyayari dito, Manjin? Stick na mo, may Zaman Force pa sa gitna. Oh, napakahirap talaga. Immortality na wala na ngayon kay JP. Tumamampa na dito para kay Greed. Kulado na ngayon, sino? That is going to be Imba DJ. Pero pasok ngayon, of course, with the Brave Sword si Benny Cutie. Nako, ubos ata Signal dito. Benny Cutie, slicing and dicing. Rhea, hindi sasabog ng Deadly Magic. Mabubuhay pa ang Signal Ultra. Pero mag-abol ba si JP? JP, nako, si Keke na tumatakbo na. JP, mahuli pa si Daddy. Sinipa na naman ang suki ng sipa. JP dito, falling down. 33 seconds, pero sabi ni Medi Cutie, suguri ko kayong lahat. Ako ang bayani. Oh no, mula doon si Akoboy dito, pero kiluwash. Naku po, eto na ang pagbangon ng Aura PH. Oh! Coming in, 3 points! By Greed, Maniac! Pero dito kay Killuash and Aura PH, the fire is still burning, Butters. The fire is indeed still burning. Manjin, bakit nga ba napaka-importante nung laban na yon para sa side ng Aura? Unang-una, Lord is up. By the time na umabot tayo dito, pagkatapos ng ating instant replay na brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 13,999. Look at this fight. Napakaganda ng pinakita ni Benny Cutie dito, and this is why sinasabi ng madami na napaka-underrated niya. Pero sa totoo lang, Benny Cutie with his place, nasasalba niya dito yung Aura. Look at this certain level of pressure. Pero ang sabi niya dito, level-headed lang ako. Hindi gagawin ko to para sa team ko, para manalo kami. And up yung Lord ngayon, nakapag-set up yung Aura ng pwesto dito. Tignan natin kung paano nila gagamitin yun sa kanilang advantage. At dahil doon, tumabla ang laban, Butters. Signal Ultra, kamunti ka nang malibre yung Lord dito sa Aura. Buti na lang, enough yung dead timers. Yung Aura, tumama na naman kay Kekedot dito. Kekedot with a kick. Nako, sinong tinamaan dito? That is going to be Greed. Nako, yung si Lay na ata na mawala dito. Oh no, pero nawala na kanto dito naman dito. Signal, habang si Killuash dito, ayun na naman yung counter go. 44 seconds down si Greed dito habang nasa likod si Benny Cutie. Benny Cutie with the flanks. Oh no, Janus pulado na naman. At pinagsasapak-sapak, pinaghihiwa-hiwa dito ng espada ni Benny Cutie. Ay, si Rhea! Oh, pero napalaban na lang si Rhea dito. Rhea, siya na lang mag-isa. Walang malakas sa marami. Apat pa rin ang buhay dito sa Aura. And with that, Aura PH, mukhang mapapalibre dito yung setup ng Lord. 3 heroes are down. 4 Signal Ultra. Grabe yung pwestuhan ni Benny Cutie doon, Manji. Iba pa rin. Nandun siya sa likod, and ito yung superstar potential, yung X-Factor na nakita ng Aura kay Benny Cutie, and he is delivering well on that promise na siya yung isa sa mga pinakamalalakas na players ngayon, and nakuha ng Aura yung Lord. Man, kung iisipin mo, ang dami ng sports na nangyari dito. Kung basketball yung laban na to, first quarter hanggang third quarter, lamang yung Signal Ultra. Pero nung fourth quarter, biglang nag 20-0 run yung Aura PH. Kung volleyball naman, nakambak pa yung set. Ganun yung nangyayari. Kumbaga, ang nangyayari, Manjin, nung si Benny Cutie na yung nag-serve, wala na nakakuha. Iba yung serve niya, hindi mo alaman kung outside o inside eh. Yung laging gitna nung ano, laging gitna nung linya. Kaya ngayon, hirap na hirap yung Signal Ultra. Kumbaga, ang tanong dito, Butters, manatili kaya silang kalmado sa ganitong sitwasyon?
kalmado at disiplinado, yan yung kailangan natin makita dito sa Signal. At kailangan din ibalik ni Imba DJ yung mga pick-off potential niya. Si Keke Dot dito, hindi niya din afford aray na mahuli siya ng mga pana ni Grid. Ang hirap talaga, iba talaga ang apoy sa Aura Philippines. Benny Cutie ang pinakamainit. Mga kaibigan, Kiluwash pumasok din. The Lord is now town. Pero sabi ng Aura, ubusin muna natin dito yung mga towers. Arrows coming in. Nice discipline from Aura PH, immediately retreating after nila makakuha ng towers. Aura PH, ito yung ina-expect natin sa kanila. May potential sila maka-comeback dito and they do just that. Signal Ultra naman, sila ang nasa receiving end ngayon ng pressure. And katulad ng sinabi natin, Manji, dapat ultra-kalmado. Pero kailangan din nilang tumag-take ng risk. Kailangan natin makita yung Keke Dot kanina na napaka-confident kumuha ng pick-offs. Kaso Batters, pwede mo ba explain sa akin? Kasi kung iisipin mo, tabla na yung mga items dito eh. Tabla na yung mga laban eh. Ano bang mathematics sa laban na to? Sino ba lamang sa late game? Kasi parang dadadaan lang sa flank dito ni Benny Cutie eh. To be honest, na nakikita ko ngayon dito, Benny Cutie and Kiluwash is online as of the moment. Kayang-kaya na talaga nila lumaban. Lord Hades dito can literally one-shot anyone. But onto the side of Signal Ultra, late game potential-wise, nakikita mo dito yung Harith na yan. That is going to be a very hard, sabihin natin, wall to break. Or sabihin na lang natin, isa yan sa mga pinakamahihirap na heroes na ipatumbahin ngayon. But still, yung effort ng Aura, yung damage output nila, at kung paano sila magkuha ng threat assessment nila, talagang nabibigyan si Janus dito at hindi siya nakakagalaw kahit sabihin mo naka-purify pa siya. Dito natin nakikita yung experience na meron ng Aura PH pagdating dito sa mga type ng games na to. Remember na sanay sila pagdating sa mga dramatic games eh. Kumbaga pag sinabi mo kasi yung Aura, dapat ilista mo na yan na ano yan eh. Medyo maganda yung climax. Kumbaga hindi sila papayag na easy basket eh. May laging ganun ng mga games ng easy basket. Nandiyan si Aura PH eh. Nandiyan si Pinoy Iverson eh. Si Pinoy, sino yung Pinoy si Iverson? Si Kaplisha. Ay, oo nga pala. Si Filipino Iverson. The Filipino Iverson. Ano ka ba si... Si Kaplisha yun. Si Insection. Si Insection. Ay, si Intersection, Intersection pala. Intersection, si Intersection. Si Intersection pala. At ngayon, si Keke Dot, sabi niya na, oh, yung mga shots ko kanina, yung mga kicks ko kanina, medyo hindi nagiging counted dito kasi yung Aura Philippines, iba talaga, Kuya Banners. The fire is still burning. Tatandaan mo, you miss the shots that you don't take. Oo. Sabi nila yon sa basketball. Napakahirap nito. Kasi kung isipin mo yung late game, tama kay, hindi nila mahuli yung Benedetta ni Kiluwash. Hindi nila mahuli yung lapu-lapu ni Kuya Benny Cutie. Kumbaga kung kanina nagagawa nila dito yung mga sipa burst, ngayon hindi na pwede. And nakikita mo sa Imba DJ kumuha na ng Durans dito. And this is one of the problems na meron ang Signal. Oo. Sa Imba DJ dito, yes, pwede niya iba to yung umbrella niya papunta sa isang tao. But then again, sa isang tao lang yon. Unless talaga luminya yung aura para sa'yo, yung necklace of Durans na yon, hindi yon magiging as effective as correct a Rafaela or a Farsa. Diba, yun yung mga ano, yun yung mga ways nila. Yung mga AOE eh. Mga AOE. Talaga eh. Tama diba? Kay. Pero ngayon, Batters, we are now at the 20-minute mark. Sinabi na ng MLBB na ito na ang late game dahil kapag ikaw ay napatumba dito, yung death timer mo ay sobrang magiging matagal. Pwede ka muna mag-TikTok, tama ba? But then again, Manjin, kailangan lang din ipakita ni MLBB sa inyo na tumaas yung respawn timer. Oh no. Sabi-sabihin, kailangan mas maging matalino ka in terms of getting the immortality. Patalinuhan na to. Patalinuhan na to. Pagdating sa laban, hindi na physical sports ang laban, kaibigan Batters, board games na. Patalinuhan na. Oh no. Kiluwash ngayon, Bulado. Ang Lord, the Lord, sino ba kuha? Benny Cutie! Sobrang init na Fire Nation! Pero sabi ni Ima DJ dito, atakin ko muna si Lord Hades, kaya kita na wala dito. 60 seconds death timer para dito kay Lord Hades. Pero yung Lord ay still nasa kamay nila, aabante na, papuntang gitna. And that is going to leave a crack dito para sa side ng Signal Ultra. Tatandaan mo yung tore doon sa may taas, isang buga na lang yan ng Lord Enhanced Minions at yan na yung magpapatumba dyan. Which means, Manjins, all lanes, vulnerable na dito ang Signal Ultra. At isasabay pa to ng Aura PH, tignan mo si Kiluwash na nasa top lane. This is going to be hard kung ikaw ang Signal Ultra.
Wow! Kahit wala si Lord Hades dito sa laban, kaya ata silang patumbahin yung Lord. Tandaan mo, pinalakas yan eh. Tama ba? Pinalakas yan! Matindi yan, Manjin! Ngayon, si Benny Cutie, talaga nakikipaglaro sila sa apoy dito. Oh no. At ito pa yung mahirap. Hindi ka pwede makipaglaro sa apoy. Kaibigan Butters, pag nakipaglaro ka sa apoy, mapapasok ka. Mm-hmm. And Aura PH, resetting once again. Nice defense para dito sa Signal Ultra. Signal dito, they do a great job na clear nila yung dapat nila i-clear na minions at hindi pa to yung game-winning push para sa side ng Aura. Yeah, maghihintay pa sila dito ng Lord. Maghihintay pa sila. And ang hirap na eh, hindi na kasi magagawa ni Nakikidat yung instant na ano, yung instant na pick-off. Still may damage output sila, pero kasi yung threat nung pana, ayan oh. So hindi, oh no! Hindi ka basta-basta makaka-forward eh, may pana eh. May pana. And that is the potential na meron dito sila. Greed, nahuli nila si Kekedot dito. Sumugod dito si Benny Cutie with the bravest fighter. Kekedot, kalati ang buhay dito. Wala siyang immortality. Pero sabi niya, pwede pa na naman tayo gumera. Nag-aambahan ngayon ang dalawang teams. Pero grabe, no? Kahit si Benny Cutie, nag-initiate na. Mm-hmm. And Benny Cutie, hindi siya takot para gawin yan. Manjin, meron niyang innate na lifesteal sa sarili niya with the Bloodlust Axe. Oh. Meron siyang Athena Shield, meron siyang Queen's Wings. And at the same time, kung papansinin mo, yung emblem na kinuha niya, yung emblem talent na kinuha niya, that's going to be a killing spree. So kung hindi mo mabilis matitake down si Benny Cutie, at kapag nakuha siya ng kill, round 2. Round 2 fight! Mapapalaban. Galing na itong dalawang side laner na to. Tignan natin kung madadala pa ba nila itong Aura PH sa comeback victory na to. Kumpleto na lahat ng items ng bawat players. Remember na ang pinakamatagal na match na natunghayan natin ay 38 minutes. Let's see kung ma-extend pa ba yun. Ngayon, sipa dito. Pero nagkamali ata ng angle. Naging right angle. Kekidot ngayon. Mapapaback na lang. Nice dodge para dito kay JP. Ang hinahanap kasi doon ni ang hinahanap ni Kekedot na angle doon, obtuse. Oo, nabigay acute. Acute ata yung hinahanap niya kasi pabalik at, eh. Oo. Parang obtuse papunta doon sa kabila sa side nila eh. Oo, sige. Oh, geometry. Geometry. Geometry pre. Pero yeah, I think yung pick off na ganun, hindi kahit na masipa, hindi nila mapapatay agad eh. Tignan mo tat dalawa yung bars ng buhay dito ni JP. That's almost 8k. I mean, almost 9k. Mm-hmm. Para sure. Dito kay kay kaibigang JP. And ngayon, Signal Ultra natatrap na. Mm-hmm. Kailangan nila bantayan din si Kilowash dito. Hindi okay. Rin pwedeng lahat sa side ng Signal Ultra nandito sa top side. Sabi ni Benny Cutie, atake na lang tayo dito. Nako, sinong una mawawala? Si Kekin, bato! Kalahati ang kanyang buhay dito. Deadly Magic, tama pa. Pero ayun, sumabog na nga. May mortality pa siya dito. Sabi ni Janus, tayo naman mag-counter go. Meanwhile, one-on-one dito si Rhea. At saka si Kilua sa bandang gitna. Set up na naman para sa Aura PH dito. Para dito sa Lord. Libreng Lethal Wanderer. Ang kanila makukuha dito. To the point na talagang magpo-push out lang yung mga minions dito. Sobrang tagal na itong larong to. Yung Lito Wanderer, 10,000 na din yung buhay. Yeah, ganoon na. Ganoon na katagal itong larong to. Ganoon na kakunat yung Lito. And ganoon na rin kakunat lahat eh. Mm-hmm. Oh, no. Oh, tinamaan ang pana dito si Janus. But they know na may purify yan. So hindi, talagang binibait out lang nila. Janus dito, alam din naman niya na if ever may pumasok doon, pwede niyang pihitin yung purify summon force. He will be safe. Yeah. Aura PH, dito mo makikita yung experience ng team na to. Really playing to win, not to lose. Nakita natin yon sa mga ginawa nila kaninang team fights na sila pa yung nanalo. And now we're having the Lord Dance. Butters. Mm. And this is something na eto Manjina, pabor na pabor to sa Aura. May sili na kay. Yeah. Kaya may traps kayo eh. Kaya mong i-set up yung traps, kaya mong makita kung saan manggagaling yung kalaban, and automatically, meron kang mga abyssal arrow na pwedeng ibato. Yeah, so in terms of vision, makokontrol ng mapa dito ng Aura PH. Oh, bumalik pa si Kekidot. Grabe. Hanggang dito, may movements eh, no? Mm-hmm. May X Games eh. Eto, kung paano mo nakikita naman yung golden duo natin, kung paano sila gumalaw. Si Lapu-Lapu, si Benny Cutie, nandun nga sa taas eh. Oh, ibang klase.
Duodilubyo! Duodilubyo sila. So, ibig sabihin, meron laging threat na yung signal dito mag-death at mapalo sila ng isang isa dyan sa dalawang yan. Ibang klase yung duodilubyo nila dito, Batters. Ayan o. Op! Oy! Sinahay ko pa si Imba DJ dito, Benny Cutie. With the three slashes. Mapapalaban na lang dito si Nakikita at ibang klase. Tingnan mo, nalilito na yung signal ultra, pare. Yung si Kiluwa siya. Nakikita mo kung paano yung pwestuhan nila dito, Manji. Nilalagay nila yung sarili nila dun sa mga unexpected brushes, unexpected places. Para kapag katumama yung pana, there is always a huge chance na tumumba na lang yung tao. And nag-break na nga yung Aura PH dun sa 100k gold mark. Grabe, umabot na sa ganun. Uy, yung gold nila. Benny, hindi, pero tignan mo yung mapa, pare. Duodilubyo. Si Benny atake dito, tas hintayin mo si Kiluwash. Nako, nag-call dito yung Aura, natakihin nyo. Nagtatago ngayon dito yung dalawa sa kanila. Signal, ayaw nilang give up itong top lane na to. Pero kung titignan mo yung minimap kasi Butters eh. At saka ni JP doon sa bandang bottom bush, yung smart position, hindi pala si JP yun. That is greed. Inaabangan lang nila yung de-depensa dito. Look at this, hindi sila nagpapakita talaga. Signal, they need a good decision dito dahil ang nagsiset ng trap ang yung Aura PH. Tingnan mo si Lord Hades dun sa may baba. Kung paano niya pinipresto yung sarili niya, nandito sila sa brush at humahanap sila ng pick-off. Alam din naman ang Aura dito na kailangan talaga nila kumuha ng pitas bago nila bago sila makapag-commit doon sa my Lord. Ganun ka-close etong laban na to. Yeah. Naghihintay sila dito ng lalabas eh. Kung ikaw ang signal eh. Hindi rin sila makakalabas agad eh. They know na nandiyan si Lord Hades at si Greed. Kaya yung signal hindi rin nagpapakita eh. Bawal lumabas ng bush. Ito na yung mga type ng games na kung sino yung impatient, sila ay matatalo. Mm-hmm. Ito yung sinatawag na the art of war. The art of war. Kailangan maging patient ka kasi pag hindi ka patient, ikaw ay magagawa ng mga plays katulad nito. Oh no, tinamaan si Kekidat. Nagpakita siya, Kekidat. Tinamaan lang ng mga access dito. Sinasadya niya rin magpakita talaga, no? Ito na yung bait plays talaga eh. Kekidat. Okay, for KK, okay lang na nandyan siya. Pero kasi may limit yung pag-extend yan ng ganyan. Siguro dito na paggamit na ng flicker. That was a very nice play coming out from Kekidot. May apit ba dito ang Signal Ultra? Pasok si Kiluwash ngayon. Aqua Boy comes in with the Rhapsody. Hades, may pump fake din na ginagawa. Alam nila na dumedepensa si Rhea doon sa top lane. Signal Ultra pumipwesto. Greed ang inaabol. Kekidot! Sinipa, oh! Pero nag-grow as a player si Greed. Oh no! Jabated.com.ph. Ang gandang Winter Truncheon para kay Greed dito. Wow, Greed picking off Kekidot. Timpla ka muna ng kape dahil 90 seconds down. Ang show dito ng Signal Ultra. Greed. Beautiful mind games, Butters. Patience play coming out here from Aura PH. Ito yung hinahanap nilang pick-off kanina pa. And this might be the Lord. Well, this is going to be the Lord going to their side. Signal Ultra dito. Wala silang sagot sa play na yon. Wow! Greed. Sinay ko niya si Kekidat, pare. Ang ganda na sana ng uli ni Kekidat. Yun na yung kick na hinahanap dito ng Signal Ultra. Pero alam din ni Greed eh, na siya yung tatargetin. And instant Winter Truncheon, nag-classic Winter Truncheon lang eh. Ang galing na actor ni Greed. Gumamit pa siya ng flicker. Oo. Ganun siya kagaling umarte. Grabe. Kailangan niya ng award dito, pare, si Greed. Kahit tayo ay! Kahit tayo na pa-acting na hindi natin alam na may Winter Truncheon. Habang yung Lord ngayon ay nandito na. And there you have it. Aura PH will get the victory. Tapos ang laban. That winning moment is brought to us.